Basta. Yeah, nakita nyo meron tayong controller dito. Pero, for some reason, hindi siya gumagana sa... Well, in a way, gumagana siya sa Windows 11. Pero, ano eh, lagi. May, alam mo, may stutter. So, eto na nga, dahil dyan, nabasa nyo naman, ay yung controller natin ngayon. So, bago tayo pumunta pala doon sa controller, eto yung 8-bit do. Gumagana pa rin to. Gumagana pa rin tong dalawa. Pero, quick review lang, or... Di ko matanda, parang more than a year na to. Medyo makunat eh. Ito, medyo makunat to. Ay no, nag-i-stuck. So, anyway, pero 8-bit daw pa rin yung binili ko. Nakalagay naman sa title. Yung PS4, tong tatlong controller, actually pati to, tong Kata Box na to, ang sobrang tagal na nito. Parang nabili ko pa to kasama nung Android box, something ganun. Pero anyway, so quick review lang yan. So bago alisin na natin yun dyan, puna na tayo dito. Di ko magana sa ano, sa Windows 11. Well, nade-detect niya, magpe-pair siya. Ang problema ko, malag eh. Di ko alam kung bakit. Yung drivers naman, nakapag-update na ng drivers. Nag-try na rin ako nung dongle. For some reason, medyo may issue yata yung sa Windows 11. Kaya, eto na nga, bumili tayo. Teka lang, kano nga ito nawa? 8-bit. Eto, to. Yan, 8-bit do wireless, 8-bit do or 8-bit do wireless 2.4. Kasi gagamitin natin siya ng dongle. So, feeling ko, mas gagana siya sa Windows 11. 2050 price niya, pero nakuha natin ng 1742. Yan, wala lang, share ko lang. Pero, okay. Kasi may mga bagong laro eh, di ba? Tekken 8. Lalo na yung Black Myth Wukong, parang ganun. So, sa yung mga NFS, napapalaro ako paminsan-minsan, hindi madalas kasi Dota gaming pa rin tayo. Maganda si Dota eh, no? Ano yun? Classic, naging classic na siya. Kumbaga, lalo ka isang game, dalawang game, tapos balik ka na sa ginagawa mo. Balik ka na sa hamon ng buhay. Okay, so, tabi muna natin itong mga extra controller natin kasi una-una, well, gumagana, hindi sila sira, gumagana pa rin sila, yun nga lang, hindi compatible sa Windows 11 for whatever reason, pero, yan, uy. Okay, pangalan mo dito, 2050 talaga, 2050 sa store, so siguro, pag sa store, kasi ano eh, Pixel Play, tama, Pixel Play or, confirm ko na nga lang, Pixel Play nga, yung Pixel Play, alam ko parang ito yata yung partner nila ng ano ng Data Blitz, pero yan. Tanggalin natin to para mas makita natin. Oops. Okay. So yan yung pinaka itsura niya. Okay. Tabi lang natin tong sales invoice, baka magamit natin, pero malamang hindi, pero okay na, tabi natin. Ano lang naman to. So, yung tsura niya, meron lang siya mang parang docking. Kasi, di ba, yung mga PS4 controllers, PS5, meron sila nabibili na extra ganun. Parang ito meron ng kasama. Okay. Uy, meron pala ASMR. Hindi pala ASMR. Sobrang bilis lang pala. Okay, sa kabila. Ganun din. Okay. Walang sounds eh. Okay. Slide lang to, di ba? Slide lang. Natatandaan ko yung presyo nung pagkabili ko doon sa dalawang 8-bit doon dati, parang nasa 1.8 din yata. Parang nasa more or less nasa 2,000 price range. Okay. Tapos, nakalagay dito, Windows, Android, and Apple. Hindi siya, wala sa listahan yung ano, yung switch kasi ito nasa likod meron yung Apple, Windows, Android and switch. Hindi ko alam kung bakit hindi siya magiging compatible sa switch, pero ayan, wala siya sa listahan. Okay.
So kung Switch yung hanap mo, mas gumagana pa, gumagana naman yun, wala namang problema. Even yung sa OLED or yung sa classic na Switch, working siya. Okay, so syempre yung controller. Oh yeah, okay, yung dock. And manual. At saka yung oops. Saka itong ano nila. Ah, ayan yung classic trademark ng 8-bit do. Ayan o. Meron yung ayan. Okay. So, gagamitin natin to. Tapos kailangan ko ba na lang ito? Hindi, check na lang din natin. Kasi yung iba minsan may nagpapatanong kung ano yun. Kung nasa manual. Buklatin lang. Uy. Buklatin na lang din natin. Total lang dito na. Wala. Hirap ibalik. Mahirap pa ibalik, men. Laki. Okay. So, feeling ko ito yung kailangan natin kasi ito yung English part. So, home, status LED, star? Okay. Menu. Ito. Mas zoom in lang natin ng konti. Yan. So, yun yung charging indicator. Charging status LED. Wireless indicator, wireless, Bluetooth, wala na naman masyado. Bluetooth connection, wired, turbo function. Ayan. Okay, so ito yung madalas na magiging tanong. Sa LED indicator, pag red, low battery, charging, red, solid. Blinking yung pag low battery, and then pag fully charged, red LED turns off. Yun lang yun. Okay. Charging status, white naman sa... Ayan na nakalagay naman. And yes, mayroon software itong mga ganito. Ayan o. Feeling ko built-in na siya, pero... Wala na. Ibang language na itong nasa likod. Pero, okay. Kasi mahirap na part, yung pagbabalik. Kasi... Uy, madali. Madalas mahirap, pero ito... Okay. Okay. Parang pamaypay, parang origami, no? Classic. Okay. So, nabalik natin agad. Walang kahirap-hirap. Ito, gagamitin ko to. Wala lang. Gusto ko. Trip ko lang yung nung kable nila. Normally, binawala ko yun sa box. Pero, muna tayo dito sa docking station. Kasi, ayun, yun, kukunin ko yung docking. Yung kable niya. Malamang, i-fix natin yun. Sa computer na, sa desktop natin. Okay, nasaan yung ano? Okay, yun ang kailangan. Ano to? Paano to hilahin? Okay, yun. Okay. So, yung dongle. Tanggalin natin kasi yung kakabit natin. And then paano yung tsura? So type C, ito yung charge. Nakapwestong paganyan. Lalapag natin. Dahil dyan, thumb deal na rin tayo. Hindi, open muna natin to bago tayo tumapnig. Testing rin natin to. Ooh. Hindi ko sure kung yung gantong type is okay lang. Kasi, depende kasi, mas trip ko yung gantong itsura, napapansin nyo puro, lahat ng controller ko puro ganito. First time ako bumili or first time ako magkaroon ng... Meron na kaming gadate ng mga bata-bata pa kami. Yung sa ano to, di ba? Sa... Hindi SNES eh. Nakalimutan ko yung ano na yun, yung console na yun. Pero yan, hindi Xbox ba? Pero yan, medyo nakakapanibago kasi parang ganito, hindi... Ito, hindi lang ako sanay, pero... Yan yung binili natin. Oops, tanggalin na natin to. Hoop! Okay. Yan yung itsura niya. X is for Windows and D is for Android. Meron na rin. Okay. So, ito yung pag nakalapag. Oh, cute naman. Magnet ba? Hindi magnet. Ano lang. Pero maganda sa kanya, hindi mo nahanap... Pagka meron kang type C na kable, parang kaya nga gagamitin ko to. Pag may type C ka na kable and like nung mga ganito, hanapin mo pa and then saksakin mo ito. Isaksak mo sa controller, ay ito rektahan na. So testing na rin natin agad. So ayun na yung itsura, pero bago tayo tumesting, quick thumbnail lang. Oops. 3 2 1.
Okay, so punta na tayo sa PC. Testing natin kung gumagana. Mabilis lang naman. Kung hindi gumagana, eh... Hindi gumagana. Hindi, pero feeling ko gagana. So, di pa tayo sa PC. Let's go. Okay. Okay, so kinonect na natin. Ito na yung dongle. Hanapan ko lang ng pwesto to para magamit na natin yung controller. So, hindi ganun ka-aesthetic, pero... Nakalala akong pwesto, man. Oops. Okay, okay. Opo, okay. Yan yung controller natin. So, charging yan, yan. Pero ang importante kung gumagana ba, testing natin. Medyo hindi abot. Pwede natin ito lagay dito, eh, no? Pero hindi naman ganun ka-importante yan. Testing natin kung gumagana to. Taken na lang, taken. Yan, taken. Kasi hindi gumagana nakaraan, eh. Okay, testing sa Tekken. Let's go. Okay, ayan. Based yung sabi ko nung... Naninibago kasi ito yung gamit. Oops. Ayaw. Ayan, nagana. Nahihirapan lang ako sa control. Pero yung sabi ko, ayan, nagumagana. So, working tayo. Ang importante lang naman sa akin yan. Kasi, yung sa controller pag Bluetooth. Yan, pagka pinik ko yan, mangyayari, mag-scroll lang ganyan, nag-drag. So, ito okay na yun. Yan lang. Working, tara dyan, testing na natin laruin. Pero, di ko na kasasama doon. Yan lang, kung may tanong kayo, or kung ano man, comment down na lang. Sige na, bye-bye. Babu.